Heavenly Father, we thank you for the opportunity to approach your throne of grace and to praise you for your greatness. We praise you, God, for your loving care. We praise you, God, for your mercy and your holiness. We thank you, God, for your word that you have revealed as to who you are. Lord, we also thank you for your daily protection on each of us. We thank you, God, for providing us with our needs. And, oh Lord, we thank you for the answers to prayer, even for those, Lord, that sometimes we are unaware of how good you are to us. And, oh God, help us, oh Lord, to always have a grateful heart towards you. Lord, thank you, God, for the anniversary that just happened. I pray, God, that you would continually talk to each one of us, to every member of our church, that each one of us would seek to fellowship with you, and that anniversary attendance, oh Lord, would be a good start. Help us, oh God, to be able to serve you in such a way, oh Lord, that is pleasing to you, that we would come, that we would worship you in this place unafraid, and help us, oh Lord, to be able to conquer our fears. At this moment, Lord, we pray for Pastor Boyd. I pray, God, for your continual recovery on him and gaining physical strength. Lord, we thank you, God, for him being able to attend our church for 5 consecutive Sundays. And this is, Lord, showing how that you are answering our prayers. Lord, we also have in prayer Pastor Mike Tanyala. I pray, God, that you would provide for their needs. I pray, oh God, that you would be with him, strengthen him, even as he has undergone the 4th cycle of chemotherapy. There is a tendency, oh Lord, for him to be weak and to be able to get sick. I pray, oh God, that there would be no infection that would happen to him. We pray, oh God, for other members of Baptist Bible Church who are dealing with illness. I pray, oh God, that you would touch them, oh God, with your healing hand. We pray, oh God, for the Montenegro family. I pray, oh God, that you would touch them, oh God, with your healing hand and give them the provisions that they need. And, oh God, I pray that you would raise Pastor Montenegro's body up so that he would be able to recover and to be able to minister to his church, oh God. And I pray, God, that you would also give them financial provision as they are going through these difficult times. Lord, we pray, oh God, for our pastors, our missionaries that we support. I pray, oh God, that you would keep them safe, provide for their needs, and may your Holy Spirit's presence in their ministry be seen in our lives. We continually pray, oh Lord, that this COVID outbreak, Lord, would soon be over so that we would be able to worship you freely. We remember, oh Lord, the children of Baptist Bible Church, and we pray, oh God, that they would be ministered to in this time of pandemic. I pray, God, for their parents to take an active part so that they would be able to have Bible lessons in this time of pandemic. Lord, we pray for our services coming Sunday. I pray, God, that you would bless it with souls that will be saved. We pray, God, for our service today. I pray, God, that you will be glorified in all of this. And in Jesus' name we pray. Amen. Hello, shall we stand on our feet? Shall we stand up and open our hymnals to page 357 and sing together, Praise Be the Name. Page 357. Lord, blessed be the name, blessed be the name,
answer is, blessed be the name of the Lord. This music in the sinner's ears, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. He breaks the power of cancer's sin, blessed be the name of the Lord. His blood can make the fullness clean, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Then let's turn to page 359 and sing Near to the Heart of God. Page 359. Seat, and at this time, let's call our brother Al-J to come and preach the word of God. Magandang hapon po sa bawat isa, and once again, I would like to greet you. Happy 72 years anniversary po ng aning church, and we know that God has been faithful for our church, and this year my prayer is God still be working in the life of the believers here in Santa Mesa. So before we will start our preaching, meron po akong tanong po sa inyo. Sino po yung makakapagsabi po dito na isa po akong matatakutin na tao? Meron po makakapagsabi sa inyo sa akong matatakotin. Speaking of being coward, mga kapatid, meron po akong napanood sa TV. May isang tao, sabi, nag-aamok, sabi niya, sino ang pinakamatapang?
dito sa barangay na ito, lumabas at magharap kami. E biglang may lumabas, isang malaki na mama, isang pulis, sabi niya. Ako ang pinakamatapang dito, ano? Sabi niya, sir, magpapasama sana lang po ako sa labas kasi natatakot po ako eh. There are times we are all afraid of something, right? There are times we are weak spiritually. And maybe, probably, you will going to say that I am a little bit coward to face this year because of the things that is happening right now. But as a believers in Christ, God commanded us to be strong and courageous for the Lord. So let us be strong and courageous for the Lord. So the title of our message is yung yung team natin ngayon, be strong and courageous for the Lord. Pagiging isang matatag na mananampalataya at buong loob para sa Panginoon. But before we will going to continue and let's pray. Our gracious loving Father, we are so thankful once again, O Lord, for this afternoon that you given us. Now we can study thy word, O Lord, and be encouraged through your word, Panginoon. So help us, O Lord, and guide us and give us understanding. In this name I pray. Amen. So I found out that there is a interesting word if you will going to combine the word strong, strength, and being courageous. Yung kakalabasan po niyan, if you will going to combine those words, it came up to the word fortitude. Okay, hindi ko alam kung narinig niyo na yan, siguro sabihin niyo, nakakadugo naman ng ilong. But fortitude means, in Webster Dictionary says, fortitude is the strength or firmness of mind, courage of soul, which enable a person to encounter danger with coolness, to bear pain or adversity without murmuring, depression, or despondency, o walang pagkabagabag. In short, fortitude is courage built on strength of our soul, and also is a combination of strength and courage po sa atin. So many things that have happened this year, last year, and I do believe that there is still in this year na meron po tayong pagsubok na pagdadaanan sa ating buhay. Now, the question is, do you still have the strength and courage this year? Or probably, yung question siguro sa inyo ngayon is, do you now have the strength and courage for the Lord this year? Kasi maaaring sabihin mo, last year, ay wala akong strength at courage para sa Panginoon. Kasi yung mga pinagdaanan ko last year, I don't have job, I have a lot of problems, we cannot go outside, yung provision is nag-decrease. So, maraming problema na dumating in which masasabi mo na last year, I don't have strength and courage for the Lord. Ngunit, ngayon mga kapatid, ang tanong ulit ay, how about this year? Do you now have the strength and courage for the Lord? Actually, there are narratives in the Bible tell us that there are some people that don't have the strength and courage for the Lord. These are the people that they don't have the strength and courage for the Lord. Or kung baga sa Pilipino is sasawi kain natin, ito yung mga taong bahag ang buntot. Nakakaintindi ng sawi kain na yan. Ito yung mga tao na kung saan ay mga duwag, okay? Which is sila ay dapat huwag tularan. At we as a believers, we should not follow their footstep. So we will going to study two narratives in the Old Testament and one narrative sa New Testament. And based on those observation on these narratives, we will going to answer the question, why sometimes we don't have the strength and courage for the Lord? Why sometimes we don't have the strength and courage for the Lord? Unang-una po mga kapatid, because we did not trust in the word and in the promises of God. So buksan po natin yung ating Bible sa Numbers. Numbers chapter 13.
Dito po sa Numbers chapter 13, we will going to talk about the 10 spies. Meron po silang 12, pero yung 10 po yung ating pag-uusapan. We can see here in this chapter, Numbers chapter 13, that God commanded Moses to send spies yung land ng Canaan, which is this is the land which is God told them to go, and this is the land which is God promised to Abraham, Isaac, and Jacob. So sa chapter na ito, meron pong pinadala na 12 spies. Isang tao po sa isang tribe, representative po yan. Sa verse 20, makikita natin na sinabi ni Moses sa kanila, "Be of a good courage." Ganda ng admonition ni Moses sa kanila, "Be of a good courage." Pumunta kayo doon at i-search nyo kung maganda ba yung lupa doon, kung sino-sino yung mga nakatira. So yun yung gagawin ninyo. So in verse 21, makita natin, those spies, 12 spies, pumunta sila. Sa 22, 23, and 24, we can see here, now na-mention yung anak, which Enoch, which is yung mga, sila yung nakatira doon. Those Enoch, makikita natin, they are strong, and they are giants sa panahon po nila. Pero makikita din po natin na meron din po maganda po doon, which is nakakita nga po sila ng cluster of grapes, yung isang uhay. Tama po ba yung Tagalog? Uhay ng isang grapes na kung saan binuhat po ito ng dalawang tao. Biruin nyo, yung isang ganun lang ng grapes, dalawang tao ang nagbuhat. At kumuha din sila ng pomegranates and also fig trees. So, itong mga 12 spies na to, they have been searching or sinearch nila yung lugar na yan for 40 days. And in verse 26, makikita natin yung mga spies nagsibalikan na. Nag-report na sila kay Moses at nag-report na sila kay Aaron at sa mga tao ng mga Israel. So, kung makikita natin dito sa verse 28, makikita natin yung report ng two spies, si Caleb at saka si Joshua. Makikita natin dito na na-mention nila, those people there are, they are strong people. And they are great. Malalaki sila, matatangkad, they are giants. Pero sabi ni Caleb dito sa verse 30, "And Caleb still the people before Moses and said, 'Let us go up and once and possess it, for we are well able to overcome it.'" Ito na yung pangako ng Panginoon eh, kumbaga isang step na lang eh. Nandun na yung pangako ng Panginoon, nandito na tayo, punta na tayo. Sigurado, makakamkam natin yun. Pero tignan natin yung 10 spies na response nila in verse 31. "But the men that went up with him," yung 10 spies, "we be not able to go up against the people, for they are strong than we." Hindi tayo pwedeng pumunta, lalakas nila. Verse 32, "And they brought up an evil report in the land which they have searched into the children of Israel, saying, 'The land through which we have gone to search it, it is a land that eateth up the inhabitants therefore. And all the people that we saw it in it are men of a great stature.'" Verse 33, "And there we saw the giants, the son of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshopper, and we were in their sight." In chapter 14, verse 1, "And all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night." Verse 2, "And all the children of Israel murmured against Moses and against Aaron. And the whole congregation said unto them, 'Would God that we had died in the land of Egypt, or would God we have died in this wilderness?'" So ito yung response ng 10 spies, which is naging negative, evil report. They are strong, they are tall in stature, they are giants, we are just grasshopper. Kumbaga, baka titirisin lang tayo doon. Wala tayong kalaban-laban sa kanila. Pero kung pag-aaralan po natin ito, this is actually the promise of God to them. Ang layo pa ng promise ng Panginoon sa kanila kay Abraham pa, Isaac at Jacob.
At makikita po natin dito sa Exodus chapter 6 verse 8, ito yung time na kung saan nasa Egypt pa sila. Sinabi ng Panginoon kay Moses at sa mga tao, sabi niya, "And I will bring you in into the land concerning which I did swear to give it to Abraham, to Isaac, to Jacob, and I will give it to you for an heritage. I am the Lord thy God." Kung titingnan niyo rin po sa Leviticus chapter 20 verse 24, "But I have said unto you," sabi ng Panginoon, "ye shall inherit their land, and I will give it unto you to possess it, a land that floweth with milk and honey. I am the Lord your God, which have separated you from the people." So makikita po natin dito na yung 10 spies na nag-report po ng evil sa mga kay Moses, kay Aaron at sa mga taong Israelites, makikita natin dito, they are not courageous enough. Why? Because they did not trust in the word of God to them. They did not believe in the promise of God. Yun po yung pagkakamali po nila. So are we sometimes like those 10 spies, tayo bilang isang mananampalataya, that when problems or trials comes, and it seems like masasabi mo na I cannot overcome it, hindi ko na kaya ito, and you are doubting about the word of God, yung promises ng Panginoon, wala na sa'yo. Pero bilang isang mananampalataya, kung ito po yung ating perspektibo sa ating buhay, sigurado, wala po tayong courage po para sa Panginoon. And if you will going to evaluate yourself, and you are start doubting the word of God and the promises of God, you start praying and said, "Lord, forgive me because of my unbelief." At sabihin mo sa iyong sarili, pag-pray mo sa Panginoon, "God, I should always trust your word. God, I will going to always trust your promise." Yung salita po ng Panginoon po, mga kapatid, ay always true. Lahat po nandito sa salita ng Panginoon, totoo po yan. At sabi ng Panginoon, kailangan mo lang pagkatiwalaan ang ating Panginoon. Bilang isang mga Kristiyano, we will live on the basis of God's words. Mabubuhay po tayo ayon po sa salita ng Panginoon at ayon po sa promises ng Panginoon. God is faithful, God is true to His word, and God will going to perform or going to fulfill His promise. And God said, "I will never leave thee nor forsake thee." Yung pangako ng Panginoon, ganda, di ba? If we will always trust the word of God and His promises for us, for sure, God will going to give us strength and courage to serve Him this year. So ang pangalawa po, kapatid, na sagot po dito sa why sometimes we don't have the strength and courage for the Lord is because we forgot the righteous act o yung kagandahang loob ng Panginoon po sa atin. We forgot the righteous act of God upon our life and we feared other things more than God. So pupunta po tayo sa pangalawa po na narrative po natin. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 Samuel chapter 17 po. 1 Samuel 17. Dito po makikita po natin yung famous story po sa mga bata. Namimiss ko rin yung mga bata po. Yung story po yung David and Goliath po dito, na yung tipong you're just going to start the lesson, nakita lang nila matangkad yung picture. Sir, alam ko yung kwento na yan. Ganun na kagad yung mga tao. But here in our story, we're just going to focus on Saul, Israelites, kung ano yung response nila kay Goliath. Hindi po natin pag-uusapan si David. So here, makikita po natin in chapter 17 na ito po ay si Goliath in verse 4 at saka 5, nakikita po natin yung description na meron po siya. Isang matangkad, sabi ng mga scholar, maybe around 9.75 feet ang taas po niya. Malapit na po yan sa ring ng basketball, sa ground, sa ring ng basketball. 10 feet po kasi yung standard po nun. So parang ganun, imagine nyo yung ring ng basketball, ganun po siya katangkad, si Goliath. At marami po siyang suot na meron during that time.
And we can see here that after Goliath stood before the armies of Israel and challenged if there is someone who could fight him. Hinahamon niya, he is asking those Israelites to bring someone that he can face duelo, you know. Pag matalo mo ako, sabi ni Goliath, sige, maglilingkod kami sa inyo. Pero pag natalo kayo, maglilingkod kayo sa amin. Yun yung challenge na. Pero tingnan natin yun sa verse 11 po. Yung response po ni Saul at yung mga Israelitas, army ng Panginoon. Sabi dito, when Saul and all Israelites heard those words of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Na-discouraged po sila. Kumbaga ng hina. Nung nakita nilang, tangkad ba naman na tao eh. But makikita po natin dito, si Saul po ay pinili nilang hari. At kung pag-aaralan mo po ninyo yung narrative po na yan, sa 1 Samuel chapter 9 verse 2 at saka sa chapter 10 verse 23, makikita po natin dito na si Saul, siya po yung pinakamatangkad sa lahat po ng mga Israelitas. Nabanggit po doon na siya po yung pinakamatangkad. So, dapat siya ang humarap doon. Pangalawa, hindi lang siya matangkad, siya pa yung hari. Bilang isang hari, sa panahon nila, kailangan mo ikaw yung mauuna sa battle. You are the one in the front if you are the king. At kaya mong ipagtanggol kasi ikaw nga yung king, pinili ka nila para maging ruler nila eh. Pero ano nangyari? He was dismayed and he was afraid. Nakita ng mga Israelites that their king is afraid and dismayed, automatic yung mga armies din niya takot. Okay? Ayaw din nilang lumaban. At paulit-ulit po itong hinamon ni Goliath yung mga armies ng Israel. Masabi dito sa verse 16, says that the Philistine drew near morning and evening and presented himself 40 days. Paulit-ulit, 40 days, no? Umaga tanghali siguro, hapon. Nakakarindi sa tenga yun. In verse 23, makikita natin ulit dito, and as he, David, kasi si David inututsan ng kanyang ama upang mag-deliver ng pagkain sa mga kanyang mga kapatid kasi matagal na yung battle. It's been 40 days long yung battle, so they need supply for food. So David, nandun siya. And as he, David, talked with them, behold, there came up the champion of the Philistine of Gath. Okay? Goliath by name, and out of the armies of the Philistine, and spake according to the same word, and David heard them. Verse 24, and all the men of Israel, hindi po kasali po doon si David, when they saw the man, fled from him and were sore afraid. Takot sila. Makikita natin yung unang verse kanina, they are discouraged, they are dismayed, and they are greatly afraid. They are sore afraid po kay Goliath. And in verse 25, and the men of Israel said, have you seen this man that is came up? Surely to defy Israel is he came up. Mapapahiya ang Israel pag pumunta yan dito, si Goliath sa atin. So that time we can see that they are all fearful and afraid. Do you know what is the reason why? Saul and those Israelites are afraid to Goliath. Number one, sila po ay takot kasi they forgot to fear God. And they forgot the righteousness act of God. So makikita natin, punta po tayo sa 1 Samuel chapter 12. Ito po yung speech po ni Samuel sa kanila kasi nga, those Israelites, they are choosing Saul as their king and they rejected God already that time. So ang sabi ni ni Samuel sa kanila sa chapter 12 verse 6, and Samuel said unto the people, it is the Lord that advanced Moses and Aaron and that brought your father up out of the land of Egypt. And verse 7, now therefore stand still that I may reason with you before the Lord of all the righteous act of the Lord, which He did to you and to your fathers. At dito po sinalaysal ni Samuel sa kanila
kung gaano po kabuti ng Panginoon sa kanilang forefathers. Kung pag-aaralan po ninyo yung kabutihan po ng Panginoon, lalong-lalo na po si yung if you going back sa Exodus, makikita po natin dun na God is with those Israelites. God is the one delivered them sa Egypt. Tapos yung departed sea, pinatagtahan sila ng Panginoon. Kung nung nauhaw sila, anong ginawa ng Panginoon? Binigyan sila ng tubig. Nung nagutom sila, binigyan sila ng Panginoon ng mana, binigyan ng quails. Tapos kung makikita ninyo sa story, dun sa unang story po natin na narrative, sa Numbers, makikita din po natin doon na malalaki din po yung mga nandun. But if you will going to continue that story in Numbers chapter 13, makikita nun that God delivered them. Diba? At kahit dito sa 1 Samuel pa nga lang, sa chapter 13, makikita po natin dito na yung mga Palestine, that time, is going to fight for the Israelites. At sinabi dito sa chapter 13 verse 5 na napakadami yung mga sundalo ng mga Palestine, which is sinabi dito, as the sands which is on the sea, shore in multitude. Biruin mo, gano'ng karami? Kasing rami po ng buhangin po sa dagat. Ganon karami yung mga Palestine. Pero, anong nangyari? Na-defeat pa sila during that time? No. God delivered them. Imbes na yung mga Palestinian na aaway sana sa kanila that time, aatakyan sila kasi napaka-konti lang nila that time, eh pwede silang ma-defeat. Pero God is the one protect them. Ang ginawa ng Panginoon, nagkaroon ng earthquake, nagkaroon ng takot yung mga tao at nagpapatayan na silang lahat. Walang nasaktan ng mga Israelites that time. Nakalimutan na nila yung tagumpay, yung blessing, yung goodness ng Panginoon sa kanila. That's why they don't have the courage and strength for the Lord. Pangalawa po, yung pangalawa po is they forgot to fear God. They forgot, they feared Goliath more than God. Nakita nila matangkad, malaki. Ay sigurado madedefile yung Israel na ito, hindi natin kaya. Nakakalimutan nila na ang Panginoon is na nasa kanila is mas malakas. Okay, masasabi, makikita nga ninyo dito sa sa verse 14 of chapter 12. Sabi dito ni Samuel, if you will fear the Lord and serve Him and obey His voice and not rebel against the commandments of the Lord, then shall ye both, ye and also the king that reigneth over you, continue following the Lord your God. So makikita po natin dito, Saul and Israelites are afraid because they forgot the righteousness or yung goodness ng Panginoon sa mga fathers nila. They forgot the goodness of God to their life na nakarating po sila doon sa kung anuman yung pinaroroonan po nila. At lastly po, yung they feared Goliath more than God. So mga kapatid, sana naman whatever trials and hardship you are facing right now or in the future, whether it be small or big, we should not forget the righteousness or the righteous act of God upon our life. Yung goodness ng Panginoon sa atin. Lagi natin yung sinabi nga sa kanta na count your blessing sa Panginoon. Kung tayo ay iningatan ng Panginoon, binayayaan ng Panginoon, pinalakas ng Panginoon, in-encourage ng Panginoon last year, and I do believe this year, ganun din ang gagawin sa atin ng Panginoon. And we fear God more than anything else. Meron po akong tanong sa inyo, most especially yung mga nanonood po sa atin ngayon. Lumalabas ba kayo sa palengke? Pumupunta ba kayo sa mall? Pumupunta ba kayo sa mga trabaho ninyo? Ang tanong po doon ay, iningatan ba kayo ng Panginoon? Ngayon ba, bakit tayo yung pumunta dito sa church? Kung may COVID doon sa labas, meron din dito. Kung meron ha. Pero iningatan ka ng Panginoon dito, doon,
Hindi ka ba kaya niyang ingatan dito? So iniimok po namin bilang isang mananampalataya, kahit saan ka pumunta, iningatan ka ng Panginoon. If you come here, you are in the will of God, kasi sinabi ng Panginoon, not forsaking the assembling of yourself together. So pumunta po kayo dito. God protect you there and God will going to protect you here as well. Okay? Huwag po natin higit na katakutan po yung ano, yung virus. Nakakatakot ba? Nakakatakot. Pero ang problema niyan, kung higit na matakot ka na sa virus kaysa sa Panginoon, yun ang problema. Okay? Sinabi nga sa Matthew chapter 10, verse 28, "And fear not them which kill the body." Referring sa tao yun, okay? Takot. Huwag kang matakot sa tao. Katawan lang ang kaya niyang patayin yun. Bakit? They are not able to kill the soul. Mamatay lang, katawan lang yan eh. At ka matatakot. Saan ka matakot? Sabi dito, "But rather fear him which is able to destroy both your soul and your body." So if we fear God more than anything else, and always remind ourselves of all the blessing of God's faithfulness in our life, we as Christian don't have the reason why to be strong and courageous for the Lord. Wala. Wala tayong magiging rason, mga kapatid. So punta po tayo sa ano? Sa third na answer po dun sa question po natin, why sometimes we don't have the strength and courage in the Lord? Pangatlo po, because we relied on ourselves and not in God. So, pupunta po tayo sa New Testament po. At we will going to open our Bible to Matthew chapter 26. Matthew chapter 26. Pag-uusapan naman po natin yung mga disciples. Disciples ni Jesus Christ. Okay? Sa verse 36 of chapter 26, makikita po natin dito that Jesus and His disciple is nag-arrive na sila dun sa Gethsemane, which is dito po ang Panginoon po ay nanalangin. Okay? Nanalangin po sa Ama, ang sabi po niya na that the cup will pass through him, and nevertheless he said, not my will but as will be done. So, pumunta siya, nag-pray, pabalik sa disciples, at tatlong beses po yun. Nung pagbalik po niya, in verse 47, ito po yung nangyari. After niyang sabihin, nasabi niya, "The Son of Man is betrayed unto the hand of the sinners." In verse 47, "And while he yet spake, lo, Judas, one of the 12, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and the elders of the people." Biruin mo, napakadaming sundalo. Sundalo ito ng mga priests na kung saan pumunta sila doon kasama nila yung Judas upang arestuhin ang Panginoon. Okay? "He was betrayed by Judas, then arrested Jesus, and the disciple did was," in verse 56, punta po tayo sa 56. Ano po yung ginawa ng mga disciple? Yung last sentence po doon, sinabi niya, "Then all the disciple forsook him and fled." Okay? Kumbaga sa ano po yan eh, karipas ng takbo siguro yung mga yan, yung mga disciples during that time. Natakot po sila. They forsook Jesus and fled. Kung babalikan po natin yung few verses po yan, most especially sa 31, punta po tayo sa 31. Balik lang po tayo sa mga verses na yan. Sinabi po sa 31, ang Panginoon ang nagsasabi, "Then Jesus said unto them, all ye shall be offended, or you'll fall away." Aalis kayong lahat sa akin. "Because of me this night. For it is written," okay, nakaprophesied po na ito na mangyayari, "I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad." Verse 32, "But after I am risen again, I will go before you into Galilee." Tingnan natin yung response ni Peter. "Peter answered and said unto him, though all men shall be offended because of thee, yet will I never be offended." Tapang, ano?
Lahat sila aalis, pero ako hindi. Mananatili ako. At makikita natin sa verse 35, Peter said unto him, though I should die with thee, yet will I not deny thee. Likewise also said all the disciples. Nung nabasa ko ito, akala ko si Peter lang. Yung pala yung mga disciples, yung sinabi, mamamatay kami. Yung lingwahe natin, yung sinabi, dadaan ka muna sa aking bangkay. Yung sa atin, bago ka makadaan sa kanya, dadaan ka muna sa aking bangkay. Mamamatay kami, nakasama mo. Hindi ka namin iiwanan. Pero ano nangyari sa verse 56? Wala. They are all forsook him and fled. You know what is the problem of those disciples? Because they trust on their own self. Nagtiwala sila sa kanilang sarili. Instead that they will going to trust Jesus Christ and His word na sinasabi na it is written, na prophesy na kayo, you will going to be offended this night. Aalis kayo. Hindi, kami na niniwala, mag-stay kami, kahit umalis na kayong lahat. Kami ay nandito pa, mamamatay kami kasama mo. They rely on their self, their own strength, their own ability. And what happened to them? Verse 56 again, the disciple forsook him and fled. Illustration lang siguro. Naalala ko ito nung ginagawa ko tong sermon yung mga young people. Pag pumunta sa camp, ayos yung espiritu nila, no? Pagdating nila, we will going to serve the Lord. Pag pumunta kami sa church, anong nangyari mga kapatid? Mga young people natin, wala na. Karoon lang ng pandemic. Kung i-describe natin, they are forsook and fled. Mga kapatid, we should rely in God, not in our strength, in our own strength, not in our own ability, mga kapatid. We have the strength and courage to face difficulties last year. It is because God gave us the strength and courage to serve Him last year. And I do believe this year, ang Panginoon din, still God is the one going to give us the strength and courage. And that is the grace of God to us. So, kung meron man tayong mananampalataya po dito, yung hindi mananampalataya rather, sabi po dito, na we as a Christians, we rely on God and we trust in God and God alone. We will not going to rely in ourselves and our own salvation. Pag ikaw hindi ka pa save, huwag kang magtiwala sa iyong sarili. Why? Yung pagtitiwala mo yung sa iyong sarili, magdadala sa iyo yan sa ano? Sa hell. Because the Bible said, we should rely in Christ alone for our salvation and not our own self. Sinabi po sa Biblia na ikaw, tayo, bilang mga tao, we are not perfect, we are sinners before God. And God hates sin. And the Bible said, the punishment of sin is death. Mapupunta ka sa impyerno. So anong gagawin mo ngayon? Sabi ng Panginoon, in order for you to go to heaven, you must trust Jesus. Kasi sinabi ng Panginoon, in John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father but by me. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are you saved, and that not of yourself. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man boast. So kung marirealize mo ngayon na ikaw ay makasalanan, you ask God for forgiveness. You just admit, God, I am a sinner and I am not able to save myself. So please, save me. Forgive me of my sin. And I will going to accept Christ as my Savior. If you will going to do that, God will going to forgive you of your sins and God will going to save you. So punta po tayo sa application po. Application,
Nabanggit ko na po siya ngayon, pero uulitin po natin. Application number one, do not imitate those people who do not have the strength and courage for the Lord. Just like those 10 spies, Saul and Israelites, at saka yung mga disciple that time when Jesus arrested. Huwag po natin silang gagayahin. Pangalawa, we should trust the Word of God. We should trust the promises of God, yung pangatlo. Yung pangako ng Panginoon, yung salita ng Panginoon ay purong katotohanan lamang po ito. At tayo po ay mabubuhay na yung lahat ng gagawin po natin, lahat ng plano po natin sa buhay is we will going to line up yung basis po ng Biblia. Okay po? Pang-apat, we should not forget the righteous act of God upon our life. Yung blessing ng Panginoon, yung protection ng Panginoon, yung guidance ng Panginoon, God will always going to keep us and protect us from any danger po. Panglima, we should fear God more than anything else. We are not fear to come to church. We are not fear to serve God. We are not fear of anything more than God po, mga kapatid. Yung panghuli, we should rely on God, not in our own strength. Yung salvation po natin, we rely on God. Yung salvation po natin, we rely on God, that God will going to sustain hanggang sa pagdating po ng Panginoon yung salvation po natin. We rely on God for His provision, for His blessings, guidance, protection this year po, mga kapatid. And we rely to God in Him alone. So let us be strong and be courageous for the Lord this year, mga kapatid. So let's all stand and let's pray. Our gracious loving Father, we are so thankful and blessed, Panginoon, sa reminder niyo po sa amin through your word. And help us to be, O Lord, to be strong and be courageous this year for you, to serve you, Panginoon, whatever will, Panginoon, sa aming buhay. And we are so thankful, O Lord, for your faithfulness in our church. So help us, O Lord, in all the ministries that we are doing. Help us, O Lord, to be strong for you, to be courageous for you, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. May I call Brother Anton to dismiss us in singing. Please remain standing and open up your hymnals to page 186. Page 186, and sing No Not One. There's no other friend like the lowly Jesus. No, not one, no, not one. None else could heal all our soul's diseases. No, not one, no, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. Not a friend like the lowly Jesus. No, not one, no, not one. No friend like Him is so high and holy. No, not one, no, not one. And yet no friend is so meek and lowly. No, not one, no, not one. Know all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lonely Jesus. No, not one, no, not one. There's no one that is not near us. No, not one, no, not one. Dark, but His love can cheer us. No, not one, no, not one. Jesus knows all about.
thank you all those who came in person to worship with us, and those who are also watching us online. We say peace to everyone. You may now dismiss.